Mga sangkay, isa po sa tututukan ngayon ni BBM ay ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. So, pinapatingnan po ito ngayon. Siguro ito po yung ano, magiging pinakauna na tututukan ng ating presidente pagkaupo. Kasi nakausap na po niya yung South Korea na siyang titingin kung kaya pang mag-operate nitong ano, nitong Bataan Nuclear Power Plant. Subalit mga sangkay, dahil dito naging open na naman yung usapin tungkol sa nuclear power plant, ang Meralco ay nag-eepal. Parang gusto isama sa negosyo na naman mga sangkay, na may ano po sila, may parinig na sila daw po ay bukas sa pagkuha ng kuryente mula sa Bataan Nuclear Power Plant. Ngayon, yung mga netizens, eh, alam naman po natin yan na banas po sa Meralco, especially here in Luzon, sa Metro Manila. Alam po nilang ano, alam po ng marami na ang Meralco ay malakas maningil, mabilis magputol, dahil nga po, negosyo po nila yung ano, itong kuryente na to. Ginawa pong negosyo na, imbis na hindi naman talaga, kasi ito yung isa sa personal na pangangailangan ng mga Pilipino, mga sangkay o mahalagang pangangailangan. Kaya nga lang, ginawa pong negosyo. Ngayon, nag-iipal po sila, kaya naman nabanas yung netizens at ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Anyway, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, pindutin mo na, pag-subscribe ang ating channel at pakiclick din po ang bell notification para lagi po kayo ma-update. At syempre, ilike nyo rin po ang video na to para mas marami pong makapanood. So, eto na nga mga sangkay. Eto na. Ayan, yung balita. Ayon po dito na ang Meralco daw ay open para daw po sa Bataan Nuclear Power Plant. Meralco will favorably consider contracting reasonably and competitively priced supply from generation companies, including the Bataan Nuclear Power Plant, if the said plant should become operational. Ayon daw po ito sa Meralco President and Chief Executive Officer Nazare Espinosa. Mm-hmm. So, medyo nagulat ako na ano. Pero ano to, if lang daw po mag-ooperate. Kasi ang duda nila ay malabong-malabo na mga sangkay. Ngayon, ito pa mula sa ano, DV5. Meralco bukas sa pagkuha ng kuryente mula sa Bataan Nuclear Power Plant. Sa annual stockholders meeting nito, sinabi ng Manila Electric Company Meralco na bukas itong kumuha ng kuryente mula sa Bataan Nuclear Power Plant sakaling gamitin ito sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Nilinaw naman ng kumpanya na wala itong kakayahang mag-operate ang naturang nuclear power plant. So tinuldukan na po nila. Kaya malakas po yung loob nilang sabihin na handa po silang kumuha ng kuryente mula daw po sa Bataan Nuclear Power Plant. Pero malabo daw mga sangkay na mag-operate. Ngayon, ito po yung response ng netizens na medyo nabanas mga sangkay sa paandar nitong ano, Meralco eh. Pagdating po talaga sa Meralco mga sangkay, marami pong naiinis dyan. Dahil nga po sa sobrang mahal maningil, talagang ginawang negosyo itong ano eh. Ito, basahin po natin yung mga komento ng netizens. Kung may... Wait lang. Ayan. Para pantay. O, diba? Para kita niyo yung mukha ni Ferdinand Marcos. Siya po yung nagpagawa niyan. Alam niyo itong nuclear power plant, pangasangkay. Kung hindi lang talaga pinulitika ito nitong mga dilawan, edi sana matagal na po tayong hindi naghihikaus dito sa Meralco. Kaya nga lang mga sangkay, hinarang po ito nila Corazon Aquino at ayon, ginawa ng chismis,
Delikado daw, delikado rin sa kalikasan. Ayun, hindi nabuksan. Pero nung binisita po yan ng mga eksperto pagdating sa nuclear power plant mula po sa Western, ayun po sa kanila, napakaganda po ng ano sana na ito. Kung nakapag-operate sana itong Bataan Nuclear Power Plant, bukod sa makakatulong daw po ito sa demand natin, ang kuryente, eh, ang kinagandahan po dito, safe at maganda daw po ito sa ating kalikasan. Mali pala, na-fake news po tayo ng mga dilawan na to kasi ang akala natin, delikadong delikado. So, ayun. Isa po ito, actually guys, isa po ito sa napakalaking nagawa ni President Marcos. Nakiusap pa nga po dito si Ferdinand Marcos kay Corazon Aquino, di ba? Yung napanood nyo na siguro yung video na yung unang linya ni Ferdinand Marcos is ang kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino. Nabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant sapagkat, diba, yun yung ano niya, yun yung mensahe niya mga sangkay na nakapanghihinayang to. Eto, kung may nuclear power plant na, bakit papadaanin pa sa Meralco? Kung pwede namang government ang humawak ng supply ng kuryente sa bansa at magpatakbo para mas maging mura ang kuryente. Ayan po yung ano, ito po yung reply. Well, mga sangkay, hindi ako eksperto pagdating dito, but siguro mas okay kung mag-ooperate man ito mga sangkay, yung Bataan Nuclear Power Plant mismo ang ano, para hindi yung tipong may kukuha pa na iba. I mean, hindi yung tipong gaya ng sinabi ng Meralco na kukuha sila ng kuryente mula sa Bataan Nuclear Power Plant, di ba? Eh, kaya naman siguro sumiparate ng Bataan Nuclear Power Plant na ano, nakakapag-provide ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para naman may kakumpetensya, mas mura ang kuryente kasi pagaling po sa government talaga. Dito sa Meralco, private company na po yan. Kasi dati, nasa ano yan, nasa kamay ng gobyerno. Kaya nga lang, nung dumating po si Corazon Aquino, ayun, pinamigay. Mm-hmm. Tipid sa... Ah, okay. Wala yan. It should run, sabi po ni Grace Haravata, it should run by the government, not by a private firm. Mm-hmm. Taiwan, ito, Taiwan and Belgium are closely down all nuclear power plants by 2025. Okay. Meralco should be sold back to the government, not just buy from Bataan plant. Well, dapat daw maibalik sa gobyerno. Yun nga ang sinasabi ko. Ang Meralco, dati pong sa gobyerno yan, mga sangkay. Yan, no? What I'm holding out hope for is for the Philippine government to initiate the necessary but appropriate legal and judicial proceedings to reclaim Meralco back to the Filipino people. Ayan po, yan po yung sigaw ng mga tao. Dapat daw ma-reclaim. Kasi dati, ano yan, sa government natin, kaya nga lang, gaya po ng tubig, kuryente, ginawa po nilang negosyo eh. Mm-hmm. Ito. Sayin natin. Yan na naman kayo. Di namin makakalimutan yung patong-patong na ayuda galing sa inyo nung pandemic. Alam nyong may pinagdadaanan na ang ating mga kababayan tapos yung inyong pagtaas ng singil sa amin ayaw nyo man lang babaan. Kaya dapat huwag na padaanin sa Meralco. Dapat yan ibalik na lang ulit sa gobyerno. Diba? Hindi ko alam nung pandemic, mga sangkay na matataas pala yung singilan ng kuryente. That time kasi nung grabe yung pandemic, nung talagang sarado po yung mga borders, mga sangkay, nasa bahay lang tayo. Wala naman ako sa bahay. Nakitira lang ako at that time kasi hindi ko kayang mag-isa nun. So,
Hindi ko alam kung kasi walang bill ng kuryente talaga at that time sa akin kasi wala naman ako sa bahay. Walang gumagamit ng kuryente. So, ayan. Marami ang nagsasabi na dapat ibalik sa gobyerno, Meralco. Ibalik na sa gobyerno 'yan. Sabi ni Michelle Hidalgo, ibalik na sa government 'yan. Sobra-sobra na abuso kahit nagtitipid ang tao, di man lang nababawasan ang singil sa kuryente. Kayo na lang talaga binubuhay namin. Exactly, mga sangkay. Tayo ang bumubuhay sa Meralco. Yung mga Pinoy yung bumubuhay sa Meralco, hindi po yung Meralco ang bumubuhay sa mga Pilipino. Na, ang naaalala ko nga noon, mga sangkay, ayon po sa kwento ng mga matatanda, sabi po nila, nung panahon daw po ni Marcos, pag December daw po, dahil hawak pa ang Meralco ng government, ang tawag po doon, mayroon po silang natatanggap every December na regalo from Meralco. Nagbabayad po sila ng maliit na halaga papunta sa Meralco, pero ang Meralco daw po may nabatawag dito, parang yung binibigay nila na ibabalik lang din pagka December kasi may parang honorarium po silang natatanggap. May regalo mula po sa Meralco. Ano po 'yun? Bawat consumers po 'yun, mga sangkay, no? Kasi ang Meralco noon, pagmamay-ari ng gobyerno, pagmamay-ari ng mga tao. Ayon po yan sa mga matatanda na nakausap ko. Nagulat nga ako doon. Paisip ako, mayroon palang ganun. Meralco, pagka-December, mayroon kang matatanggap kung talagang consumer ka ng Meralco. Tatanggap kang, hindi ko alam kung magkano, mga sangkay, hindi naman kwento sa akin kung magkano yung naibibigay sa kanilang blessing from Meralco. Pero ngayon, di ba? Diyos mio marimar, ang layo na po nang narating ng panahon. Biglang lalapag sa iyo yung bill mo ng kuryente mula sa Meralco, pak! Wala ka pang problema nun. Masaya ka pa pagdating ng Meralco, patay. Biglang umiikot na yung utak. Ba't ganito kalaki yung babayaran ko? Tapos ayun, magkakanda utang-utang na. Kasi nga po, isang buwan lang, kapag di mo nabayaran yan, putol ka. Ganun ang nangyari sa akin, mga sangkay. Nakalimutan ko lang magbayad, ayun. Isang buwan pa lang yun, ha? Isang buwan pa lang, wala man lang notice na for disconnection. Ang bilis. Sabi ni Glenn Barrera, dapat bawiin na ng gobyerno ang Meralco. Urkusan nyo na ibalik yan sa gobyerno. Alam nyo naman ang totoong ginawa ni Cory. Diba? Hindi na talaga yung mga tao ngayon. Mangmang pagdating sa ganitong usapin, mga sangkay. So, ang nakakatuwa lamang po, dahil si BBM lamang po ngayon ang nagbigay halaga sa napakalaking proyekto na ito na napabayaan, natengga po. Ginawa na lamang pong puntahan ng mga turista. Ang bihira. So, nung panahon ni President Duterte, nung siya po ay naupo, na-mention din po ito. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi naman po natutukan kasi nag-focus din po si Tatay Digong sa marami mga proyekto pang hindi na ipapatayo. Kaya nga lang, ngayon talaga, kailangan po talaga natin ng supply ng kuryente. Isa nga po sa magiging crisis ngayon, magiging crisis ng ating bansa, yung brownout na matindi. Dahil nga po sa kulang na sa supply ng kuryente ang iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya kailangan po na mayroon po talaga tayong alternative source ng kuryente. Kasi grabe yung energy demand sa Pilipinas. At isa po sa nakikita ni BBM ay ang Bataan Nuclear Power Plant. At sana pag tinignan na po ito
ng South Korea, kasi alam nyo mga sangka, itong Bataan Nuclear Power Plant, yung kapatid neto, nandun po sa South Korea. So sana pag tiningnan po ito, makita po nila na oh, okay pa, pwede pang patakbuhin para kahit pa paano, hindi mamihasa itong Meralco at saka iba't iba pang mga ano, nakakapag-provide ng kuryente. Kasi ang taas po, hindi lamang Meralco talaga ang mataas maningil, maging ang iba pa mga sangkay. So ayun, maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.